Sa pangalan ng tunay at ng iisa, ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapagaling sa lahat, na may-ari ng walang katulad, walang kabantay, walang katapat, katakataka, kahanga-hanga, kamangha-mangha, kagilag-gilalas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal, at kakilaklabot ang kanyang kapangirihan. Sa pangalan ng kanyang bugtong nasugo na si Father Don Edmundo Makasarig Lahi, codename, walang atrasan. Magandang-magandang umaga po sa ating lahat. Ako po, si Father Bert Obrador, ang namumuno sa revelation ng Rosario Complex, San Pedro Laguna. Magandang umaga sa mga taga-Luzon, Mindanao at Bisaya. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa mapalad. Napakaganda po pagka mapalad. Ano ba yung mapalad? Ibig sabihin, maswerte. Mapalad ang mga aba na wala nang inasahan kundi ang Diyos, sabagat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis, sabagat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sabagat tatamuin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang nagmimiting matupad ng kulungan ng Diyos, sabagat ipakalog sa kanila ang kanilang hinihiling. Mapalad ang mahabagin, sabagat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis sa puso, sabagat makita nila ang Diyos. Mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sabagat sila ituturing ng Diyos ng mga anak nila. Atin munang sabihin at ipaliwanag yung mapalad, yung verse 9 ng aklat ng Mateus 5:9. Mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sabagat sila'y ituturing ng Diyos na mag-anak niya. Atin pong isipin yung palang mga taong nagnanais na yung mga taong nakakawatak-watak at naninira ay kanyang pinakakasundo. Yung palang ganoong mga tao ay ituturing ng Diyos na anak niya. Kaya't kung tayo nagsisiraan at nagbabatuhan ng mga masamang salita, hindi kayo anak ng Diyos, sabi ng Biblia. Sabi roon sa verse 10, mapalad ang pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sabagat makakasama sila sa kanyang kaharian. Verse 11, sabi po rito, mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-usig at pinagbibigaan ng kasinungalinan. Matuwa kayo at magalak, sabagat meron kayong gantimpala na naghihintay doon sa langit. Sabi naman doon sa awit, tungkol pa rin sa mapalad. Awit, Kapitulo 1, Verse 1 hanggang 4, sabi roon, mapalad ang taong hindi naakit yung masama upang sundan nila ang kanilang payo't maling halimbawa, hindi sumasama sa sino mang taong ang laging hadikha, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang lagi magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng Panginoon binubulay-bulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, laging namumunga sa kapanahonan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Yan ang mga mapalad na mga anak ng bugtong ng Diyos. Kaya kung gusto natin tayo maging mapalad, sumunod tayo sa magandang halimbawang iniwan ng ating bugtong ng Diyos na sinasabi doon sa aklat ng Pilipos.
na kahit na siya ay Diyos, ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi siya natiling Diyos at bako sinubad niya ang katangiang ito. Siya'y nagpakababa, naging masuno rin hanggang ipako siya sa krus. Kaya mapalad tayo kung tayong lahat ng mga naglilingkod sa paglaban ng Diyos ay susunod sa kanyang mga turo at mga aral. Sabi nga niya doon sa Kawikaan 3:1, Anak ko, ang aral ko ay huwag mo nilimutin. Ang lahat ng aking utos sa isipan mo itanim upang araw mo'y tumagal, bumaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat mong kailangan.